Ang araw ulit guys, ngayon na project naman natin gagawin ay magpapalit tayo ng timing belt ng Hi-Ace na 3.0. So gagawin na natin guys, papakita ko sa inyo kung paano magkalas ng timing belt at magpalit. Ito na yung makina niya guys. Ito yung ating timing belt na Hi-Ace na 3.0. So gagawin natin guys, papalitan lang natin ang timing belt na bago. So ang una natin kakalasin itong timing cover, tapos ita-timing lang natin. Papakita ko sa inyo kung paano magkalas tsaka magpalit ng bagong timing belt. Ayan guys, kung mapapansin nyo, umiilaw lang yung timing belt light nya. Kumbaga yun na yung sagad ng mileage ng timing belt pagka umilaw yung timing belt light. So start natin. Pagka umilaw kasi yan guys, hindi na namamatayan, kailangan i-reset mo ulit pag napalitan ng bagong timing belt. Ayan, kaandar na siya guys eh. So andyan pa rin, naka-indicate pa rin umilaw ng timing belt niya. So ngayon, kaya papalitan natin ng bago. Mileage siya guys, sobra-sobra na 150. So lagpas na. Matagal nang umilaw itong timing belt light niya. So ngayon lang napag-decide na papalitan niya ng bago. Buti na lang kamo, hindi naputulan. So ngayon guys, papalitan na natin ang bagong timing belt niya. 3.0 na Hi-Ace. So ang bolt ng timing cover, pang ilalim kung may kalog sa harap. Guys, tatanggalin na natin yung ating timing cover. Guys, kita na natin yung ating timing belt. Ngayon naman, gagamit tayo ng 22 na liabo para itaptid natin yung timing niya. Tapitin natin 22. Itaptid lang natin dito, yung sa crankshaft. Yung sa camshaft naman dito.
parehas lang din siya ng Innova. Iisa lang ang timing niya. Tatapted lang natin to dito. Dito lang natin dito tatap yan guys. Yung sa crankshaft naman dito. Ayan guys, nakatapted na. Ito yung pointer ng camshaft. Ito yung sa engine. Diyan nyo lang itatap. So sa crankshaft, ganun din. Ayan, nakatutok na rin sa crankshaft. Ito guys, oh. Ayan, nakatutok tayo dyan. Yung pointer na yan. So diyan lang din nakatapted yan. So yung sa pressure pump naman, sa fuel pump niya, nakasunod lang yan dito sa crankshaft. Nakatayin na rin dito yun. Okay, sa baba ng sensor niya, hanggang yung pointer. Ayan guys. Yan yung pointer na yung pointer na yung pointer na ito naman yung smartshop. Yan nakatap na yung so ngayon kakalasin na natin yung tensioner sa timing belt. Guys, galas na natin yung ating timing belt. Ayan, dito na. So ngayon, kukunin na natin yung bago, yung ipapalit nating timing belt. Ayan guys, yung ating bagong timing belt. Ito naman yung bagong papalit nating tensioner bearing. So, yung bago na yung papalit. Ito naman yung auto tensioner. Mapapansin nyo guys, nakalubog yan. Ito yung tumutulak dito sa tensioner bearing para humigpit. Tulad dito guys, so. Ayan, nakalitaw na siya. So pag tinanggal natin itong pin na to, tutulak yun para kumikpit dito sa ating timing belt. So ngayon guys, kakabit na natin yung mga bagong piyesa natin na ipapalit. Ayun. Kumbaga matagal na yung ilaw na yan, timing belt light mo. Hindi, gabi na yan. Okay. Nung nag-150 na siya, bago mag-150, umilaw na. Eh, tinakbo ko pa ng bae.
Warning yan na ano, magpapalit ka na talaga ng timing belt pagka umilaw yan. Kaya nung nakita, eh naku pre, magano ka na, delikado na yan. At saka hindi mo na pwedeng ibiyahe-biyahe pa ng ano yan. Tama yun. Baka mamaya maputulang ka, loring. Saka malaki pa magiging damage. Bagong timing belt natin, guys. Kakabit na natin. Sunod natin guys itong auto tensioner natin, bago. Ngayon guys, i-release na natin tong ating pin ng auto tensioner para humigpit yung ating timing belt. Yung napalit ako na yung ano din po niya, yung isa. Ngayon guys, hindi muna natin ilalagay yung timing cover natin. Subukan muna natin i-start. Timing belt. Ngayon guys, tumanggap na yung bago natin pinalitan timing belt. So ito sunod na natin ilalagay yung timing cover. Yeah, pagkaputulan ko na mirig na titirig ka na. Guys, pag kahit magpalit ka ng bagong timing belt, nakailaw pa rin yung T-belt light natin. Ang gagawin niyan guys, kailangan i-reset. I-reset pa rin natin yan. Pwede natin yung manual reset yan dito. Ito pa lang ako sa meron dito. Kala ko, T-belt eh. Yun na yung warning, sir. Oo, yun na. Oo, timing belt yan. So ngayon, i-reset natin yung timing belt light nito. Ngayon guys, i-manual reset natin yung ating T-belt. Ang gagawin muna natin, tatanggalin muna natin yung susi. Uhugutin natin. Tapos, pipindutin mo to mga 5 seconds. Yan. So, ibabalik natin yung ating susi. On natin ulit. Pindutin lang natin to. Guys, nag-reset pa tayo ng timing belt. And guys, pagka lumabas yung 15, nandahalin nyo ng pindot. Huwag nang titigilan hanggat hindi namamatay yung
ating timing belt. Pindutin nyo lang, 1 seconds lang guys. Huwag nyo titigilan hanggat hindi namamatay yung timing belt light natin. 11, ayan, may count yan guys. 13, 15, hindiin nyo lang hanggang sa mamatay yung ating timing belt light. So nakita nyo guys, namatay. So ngayon, i-start natin. Patay na yung ating timing belt light. Titingnan natin kung lilitaw pa yung indicator ng timing belt light. So paanda rin na natin. So ayan guys, wala na yung timing belt light natin. So na-reset na natin guys. So ganun yung reset ng timing belt light, tulad ng High Ace, Innova, ganyan lang po ang pag-reset ng timing belt light. So ngayon guys, tapos na yung palit natin ang timing belt ng 3.0 na High Ace. So sa susunod na vlog natin guys, papakita ko rin sa inyo kung ano pang gagawin natin dito. So isi-share ko lang sa inyo guys.